Barangay Peacekeeping Action Team mula sa 12 barangays ng Maguindanao sumailalim sa 9 days orientation at training. Samantala, isinailalim naman sa drug test ang mga bagong miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Si Heidi Hipulan sa detalye. Sa layuning maayos na mapasunod ang protocols at guidelines sa pag-obserba sa MGCQ at mas matutunan pa ang lahat ng paraan upang mapaglabanan ang COVID-19 crisis, ay sumailalim ang 12 barangays sa Sultan sa Barongis Maguindanao sa 9 na araw na orientation at training na isinagawa sa Sultan sa Barongis Maguindanao. Sa pangunguna ng Chief of Police Sultan sa Barongis MPS, Police Major Ahmad A. Alibonga at mga personnel bilang trainer ay matagumpay nilang naisagawa at natapos ang nasabing aktibidad. Ang 9 na araw na aktibidad ay binubuo ng orientation lecture, discipline, first responder, first aid, handcuffing at iba pa. Laking pasasalamat naman ng mga nakatapos sa orientation at training sa kanilang natutunan at ngayon sila ay naging BPAT force multipliers na. Matapos ang 9 na araw na skills and enhancement training para sa mga bagong BPAT force multipliers mula sa iba't ibang barangay sa Maguindanao, ay nagsagawa ng drug test sa mga miyembro na nakapagtapos at ito ay sa inisyatibo ng LGU Sultan sa Barongis Maguindanao. Sinaksihan ni Police Major Ahmad A. Alibonga Cup Assist ang drug testing ng IPHO Maguindanao na pinangunahan ni Harold Ryan Honrales at isinagawa sa Covered Court Gymnasium Barangay Buraraw, Sultan sa Barongis Maguindanao. Ito ay upang masiguro umano na sa hanay ng mga nakapagtapos ay walang gumagamit ng droga. Para sa Eagle News, Heidi Hipolan, we live in interesting times.